Mainit na balita ngayon tanghali. Australian firm Macquarie Group nakipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ASEAN-Australia Summit formal nang magbubukas ngayong araw. Naitalang inflation rate sa bansa para sa February 2024 bumili sa 3.4% ayon sa PSA. Konan Philippine Coast Guard bumangga sa Chinese Coast Guard vessel matapos harangin ang Rorin mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Apollo Quiboloy hindi pa rin dumalo sa investigasyon ng Senado ngayong araw. Ilang supporters ng religious leader nagprotesta sa harap ng Senado. At ilang senador pumirma sa statement of support kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Senator Jingoy Estrada itinanggi na siya ang papalit bilang bagong Senate President. Mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Martes, March 5, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posisyon ng Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa China sa gitna ng usapin sa West Philippine Sea. Binigyan diin ni Pangulong Marcos na patuloy niyang ipagtatanggol ang karapatan ng bansa sa rehiyon. Narito ang report ni Nel Maribuho. Sentro ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lowy Institute ang ukol sa mahirap na hamon na kinakaharap ng Pilipinas sa pagtatanggol sa teritoryo, partikular na sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, bahagi ng foreign policy ng pamahalaan ang pakikipagkaibigan sa mga bansa tulad na lamang sa China, ngunit hindi maaaring pumayag ang Pilipinas na basta na lamang isang tabi ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Our independent foreign policy compels us to cooperate with them on matters where our interests align, to respectfully disagree on areas where our views differ, and to push back when our sworn principles, such as our sovereignty, our sovereign rights, and our jurisdiction in the West Philippine Sea, are questioned or ignored. Ayon kay Pangulong Marcos, hadlang sa isinusulong na kapayapaan sa rehiyon ang patuloy na illegal na aksyon ng China sa South China Sea. It is unfortunate that despite the clarity provided by international law, provocative, unilateral, and illegal actions continue to infringe upon our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdictions. This pattern of aggression obstructs our path towards ASEAN's vision of the South China Sea as a sea of peace, stability, and of prosperity. Tinanong naman si Pangulong Marcos kung bakit patuloy niyang binibigyan diin na walang isusuko ang Pilipinas na teritoryo. Ayon kay Pangulong Marcos, ito ay mandato ng Pangulo ng Pilipinas. We simply have no choice. We must defend the territory of the Republic. And that is a primordial duty of a leader. Samantala, aabot naman sa $1.5 billion o nasa 86 billion pesos ang nakuhang pangakong pamumuhunan ng Pilipinas sa Australia. Sa Philippine Business Forum na dinaluhan ng Pangulo, inimbitahan niya ang mga Australian businessmen na ikonsidera ang Pilipinas sa kanilang pamumuhunan. Ayon kay PBBM, may mga reforma nang ginawa ang pamahalaan upang mas maging madali ang pagnenegosyo, kabilang na ang pag-amyenda sa Public Service Act, Foreign Investment Act, Retail Trade Liberalization Act, at Renewable Energy Act. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Sinulit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pakikipagpulong sa ilang malalaking kumpanya sa Melbourne, Australia. Ito ay bago ang formal na pagsisimula ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-Australia Summit ngayong araw. Mula pa rin sa Melbourne, Australia, makibalita tayo kay Nel Maribuho live. Nel, kamusta yung ikalawang araw ng working visit ng Pangulo dyan sa Melbourne?
Yes, aga, may dinaluhang ang pagpupulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa naisa sa mga malalaking kumpanya dito sa Australia. Nakapulong ni PBBM dito sa Melbourne si Macquarie Group CEO Shemara Wickramanayake. Tinalakay dito ang ukol sa mga pamumuhunan ng kumpanya sa Pilipinas sa sektor ng renewable energy at digital infrastructure, kung saan binigyan diin ang pakikipagtulungan at suporta ng gobyerno ng Pilipinas sa ganitong mga inisyatibo. Hindi pa opisyal, wala pang opisyal din na impormasyon kung natuloy naman ang bilateral meeting ni Pangulong Marcos kay New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Ngayong araw naman ang formal na pagbubukas ng 2024 na ASEAN-Australia Special Summit dito sa Melbourne Conference and Exhibition Center. Inaasahan ang pagdating ng mga leader na bansa mula sa ASEAN out of Australia. Matapos ito ay may magaganap na Prime Minister's Reception at Leaders and Spouses Dinner. Bukas naman ang pagsisimula ng mga talakayan sa iba't ibang mga international at regional issues. At patuloy tayong magbibigay ng update dito sa mga gaganap nga na ASEAN-Australia Summit dito sa Melbourne at ilang mga detalye sa pulong na dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ark. Maraming salamat, Nel Maribuho. Bumilis ang naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Pebrero ngayong taon. Base sa report ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumilis sa 3.4% ang inflation rate para sa February 2024. Mas mataas ito kumpara sa 2.8% na naitala ng Enero ngayong taon. Ayon sa PSA, ilan sa mga factor na nakapagpabilis sa inflation ay ang mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain gaya ng gulay, karne at bigas. Ang inflation ay ang pagtaas ng presyo ng bilihin at iba pang pangunahing serbisyo na binabayaran ng mga consumer. Iginiit ng isang ekonomistang mambabatas na dapat nakatutok sa pagpapababa ng presyo ng bigas ang mga hakbang ng pamahalaan laban sa inflation. Ginawa ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda, Chairperson ng House Committee on Ways and Means, ang pahayag kasunod ng pagtaas ng inflation rate sa bansa sa 3.4%. Mula sa House of Representatives, alamin natin ang update kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano yung suggestion ng mambabatas para mapababa ang inflation? Aga, hindi akmang aksyon ang pataasin ang importasyon ng bigas ngayon ayon kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda, Chairperson ng House Committee on Ways and Means. Ayon sa mambabatas na isa ring ekonomista, kung may mga hakbang na dapat gawin ng pamahalaan upang tubunan ang inflation rate o yung pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo, ito ay ang bigas. Anya, batay sa datos, bumaba ang presyo ng gulay, mais, asukal at kahit ang utility bills, subalit patuloy sa pagtaas ang presyo ng bigas. Naniniwala si Congressman Salceda sa buwan na ng Abril ang umpisa ng harvest season sa bansa at maaari mag-umpisa ang mag-stabilize ang presyo ng bigas sa Hunyo. Dagdag pa nito, dapat ma-react ng Department of Agriculture na handa na ang lahat ng post-harvest support nito ngayong buwan para agad magamit sa Abril. Bukod dito, dapat maayos na rin ang logistics issues sa mga pantalan, farm-to-market roads at iba pang potensyal na supply bottlenecks. Binigyan din itong mahalaga ang magiging tugon ng gobyerno sa susunod na 30 araw. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Magsasagawa na ng investigasyon ang Senado hinggil sa umunay maanomalyang bentahan ng bigas ng National Food Authority o NFA. Simula kahapon, sinuspindi na rin ang mahigit 100 opisyal at empleyado ng NFA na sangkot umano sa issue. Para sa detalye, narito ang ulat ni Bernard Dadias. Inihain na sa Senado kahapon ang Resolution Number 940 na humihiling na imbestigahan ang umano'y maanumalyang bentahan ng NFA rice. Nag-ugat ang kahilingan ni Senator Aimee Marcos sa reklamo na ipinadala sa Office of the President noong February 12 ni NFA Assistant Administrator for Operations Limwell Pagayunan. Kaugnay ito sa umano'y kahinahinalang bentahan ng 93.75 million pesos na halaga ng 75,000 bags na imbak na bigas na ginawa ni NFA Administrator Roderico Bioco sa dalawang traders.
Nais malaman ng senadora na magkaroon ng malalimang pagsusuri sa mandato ng NFA upang harapin ang pandaigdigang problema sa kakulangan ng bigas. Bukod kay Senator Marcos, nauna ring nagsabi si Senator Cynthia Villar na maghahain ng katulad na resolusyon para imbestigahan ang issue. Mag-investigate kami dyan kasi I have personal experience with regards to that, kaya hindi ako happy dyan. Matagal na yon. It's not a new findings. Hindi ba kaya ako pinasang rice tariffication law? Kasi sila nag-i-import ng rice exclusively and then nakikipag-connive sila sa cartel, kaya tinanggal namin yung power to import sa kanila. They have only the power to buy from the local farmers at niliberalize yung importation of rice. Samantala, pinatawan na ng 6 months preventive suspension ang 139 na opisyal at empleyado ng National Food Authority o NFA simula kahapon. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ito'y alinsunod sa kautosan ng Office of the Ombudsman. Ang mga ito ay ang mga iniimbestigahan dahil sa umano'y pagkakasangkot sa kontrobersyal na bentahan ng NFA rice. Kasama sa sinuspindi si NFA Administrator Rodrigo Bioco at Assistant Administrator for Operations John Robert Hermano. Gayun din ang ilang regional managers at warehouse supervisors mula sa iba't ibang panig ng bansa. Una nang itinanggi ni Bioco na mayroong irregularidad sa nangyaring bentahan. Sa isang pahayag, sinabi ni Secretary Laurel na nakikipag-ugnayan siya sa Office of the Ombudsman simula nang pumutok ang kontrobersiya. Lumikha na rin anya siya ng Special Panel of Investigators para alamin kung sino ang may pananagutan at makita kung paano maiwasan ang katulad na pangyayari sa hinaharap. Pansamantala munang hahawakan ni Secretary Laurel ang pamumuno sa NFA para hindi magkaroon ng delay sa serbisyo at proyekto ng ahensya. Umaasa si Secretary Laurel na bukod sa mga nasuspinding NFA personnel ay tuloy pa rin sa trabaho ang mga empleyado para mapaglingkuran ang ating mga kababayan. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala ang ilang eksperto na may mahalagang pakay ang mga research vessel ng China na namataan sa Philippine Rice o Benham Rice. Posibleng nilang nagmamapa ng lugar ang mga Chinese bilang paghahanda sa posibleng pagsiklab ng kaguluhan sa pagitan ng China at Taiwan. Pero ayon sa isang analyst, dapat magpaalam ang China sa pamahalaan ng Pilipinas kung may iba silang pakay at hindi lang tatawid o makikiraan sa Philippine Rice. Narito ang report ni Ryan Lacanale. Malaking palaisipan para sa international studies expert ng De La Salle University na si Professor Renato De Castro ang pagtambay o loitering ng mga research vessel ng China sa bahagi ng Philippine Rice o mas kilala bilang Benham Rice sa eastern seaboard ng bansa. Aniya, hindi naman maglalabas ng resources ang China gaya ng kanilang mga research vessel kung hindi mahalaga ang kanilang misyon sa lugar. Dalawa ang nakikitang dahilan dito ni Professor De Castro. Una ang scientific research sa lugar at pangalawa ay nagsasagawa ng underwater mapping terrain. Ito ay bilang paghahanda sakaling sumiklab ang gulo sa pagitan ng China at Taiwan. Alam naman ho natin na impresado ho ngayon ng China, mainito ang China, lalo na ho sa larangan ng issue ng Taiwan. Maaring minamap po nila yung karagatan ho dyan, just in case ho, magkakaroon ho ng gulo in the future between China and Taiwan, at papasok ho of course ang Amerika dyan. Dalawa ho yan eh, no? It could be purely scientific, but the scientific data could also be used for naval warfare operation, specifically lalo sa larangan ho ng operation ho ng mga submarine. Ganito rin ang nakikitang dahilan ni dating Presidential Advisor for Political Affairs, Professor Ronald Llamas. Sa kanila ay mahalaga yan dahil dyan yung entry point galing sa Pacific, no? Kung sakaling magkakaroon ng gulo sa Taiwan o sa South China. Dyan papunta. Suporta, halimbawa Amerikano, Australiano, New Zealand, etc. Dyan posibleng dadaan. Kaya medyo interesado dyan ang China. Ayon kay Llamas, ang innocent passage sa 12 nautical miles ng sovereign territory ng bansa ay may kaakibat na responsibilidad na pagsunod sa batas ng nakakasakop na bansa.
Gayun din ang freedom of navigation sa loob ng 200 kilometers exclusive economic zone ng bansa ay di pwedeng i-exploit ang nasa ilalim ng karagatan nito, maliban na lamang kung may koordinasyon sa Pilipinas. Alam mo, yung pagdaan kasi dapat diretso yan eh. So, monitoring natin doon sa tatlong Chinese vessels, criss-cross. No? Paikot-ikot. Hindi yan freedom of navigation. Ikalawa, yan ay research vessels. Yun ang matindi rin eh. Ibig sabihin, ang sole function yan mag-research. Anong nare-research nila? Unang nabisto ang ginagawang research ng China sa Philippine Rice noong 2017 nang magkaroon ng emergency ang isa sa kanilang crew at dinala nila sa Surigao para operahan. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, ipinadala na nila ngayong araw ang kanilang 83-meter vessel na BRP Gabriela Silang para sa dalawang linggong maritime domain awareness sa lugar. Magpapatrolya ang barko sa Batanes at maging sa Philippine Rice kung saan sinasabing dumaan ang mga research vessel ng China. Yes, nagkaroon na ng deployment as of today doon sa area. This is a routine patrol being conducted by the Philippine Coast Guard sa northern part of the country. Mm-hmm. Okay, ang purpose nito is of course yung maritime domain awareness, i-monitor yung mga fishermen, conduct environmental protection activities doon sa area. Hindi rin kasi makapagsagawa ng regular na pagpapatrolya sa north at eastern seaboard ng bansa dahil mas malaki ang alon doon kumpara sa West Philippine Sea. Iilan lamang din ang barko ng PCG na kayang tumagal maglayag doon ng ilang linggo. Pero nakaantabay din ang kanilang mga air assets sakaling kailanganin. Ang Philippine Air Force nagpahayag din ng kahandaan kung sakaling kailanganin sila para sa surveillance sa lugar. The Philippine Air Force is committed and always ready. Our air assets are ready and our air crew are well-trained. So we conduct maritime patrol over the areas, including Denham Rice. And whenever we are called upon, our assets are called upon through Northern Luzon Command, we are ready to respond. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkabanggaan ang barko ng Philippine Coast Guard at ang barko ng Chinese Coast Guard matapos na muli na namang harangin ang isinasagawang rotational at reprovisioning mission ng Armed Forces of the Philippines sa May Ayungin Shoal. At para sa detalye, nagbabalik si Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang detalye nitong nangyaring banggaan ng barko ng Pilipinas at China at malaki ba ang naging damage sa barko ng PCG? Ella, minor structural damage lamang ang tinamon ng barko ng PCG sa nangyaring banggaan. Nakaranas na naman ng dangerous maneuver at pagharang ang mga barko ng Pilipinas sa barko ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Nagsasagawa ng rotational at reprovision mission ang Armed Forces of the Philippines ngayong araw sa mga tropa ng AFP sa BRP Sierra Madre na naka-impield sa Ayungin Shoal. Dalawang civilian vessel ang kinontrata ng pamahalaan, ang Unaysa May 1 at Unaysa May 4 para magdala ng supply. Nakaalalay naman ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Cabra at BRP Sindangan. Bago pa Manila pumasok sa Ayungin Shoal, hinarang na ng mga barko ng China ang Roren Mission. Dahil sa isinagawang dangerous maneuver ng Chinese Coast Guard Vessel 21555, bumangga at nagtamo ng minor damage ang PCG vessel na BRP Sindangan. Ayon sa Philippine Navy, sa kabila ng insidente, naging matagumpay pa rin ang Roren Mission. Sa ngayon, Ella, nag-aantay pa tayo ng kaukulang detalye pa dahil nagpapatuloy pa rin ang Roren Mission sa Ayungin Shoal. At yan muna ang latest muna dito sa Taguig. Balik tayo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Roundup Balita. Naghain ng resolusyon si Senator Robin Padilla na layong ideklarang persona non grata si Australian Senator Janet Rice dahil sa ginawa nitong pambabastos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ilalim ng Senate Resolution No. 944 na inihain ni Senator Padilla kahapon,
Mariin itong kinundina ang kawalang galang ng Australian Senator kay Pangulong Marcos. Inihikayat ng mambabatas ang Department of Foreign Affairs na ipersona non grata sa Pilipinas ang Australian Senator. Sa nakaraang pagdalo ni PBBM sa Australian Parliament noong February 29, matatandaan na bigla na lamang nagtaas ng karatulang may nakasulat na Stop the Human Rights Abuses si Senator Rice sa gitna ng pagtatalumpati ni PBBM. Nasa bat ng Philippine Coast Guard Station, Southern Palawan, ang nasa 65 master cases na puno ng smuggled na sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 910,000 pesos sa Sitio Agro Barangay Marangas, Bataraza, Palawan. Nadiskubre ang smuggled cigarette sa pamamagitan ng joint operation ng PCG at PNP matapos makatanggap ng confidential information mula sa isang informant. Kaagad kinumpiska ang smuggled na sigarilyo at matapos ma-inspeksyon at inventory ay iturn over na sa Bureau of Customs para sa proper disposition. Bumaba na sa 50 hanggang 60 pesos per kilo ang galunggong sa mga palengke sa Metro Manila. Ayon sa tagapagsalita ng BFAR na si Nazario Briguera, marami ngayon ang supply ng galunggong sa bansa. Ito ay dahil natapos na ang closed fishing season noong February 1 na nagsimula noong November 1, 2023. Ginagawa ito upang bigyang panahon ang mga isda na makapagparami. Batay sa price monitoring ng Department of Agriculture as of kahapon, March 4, nasa 200 to 300 pesos ang presyo ng kada kilo ng lokal na galunggong. Habang ang imported naman ay nasa 180 to 260 pesos ang per kilo. Matagumpay na nailigtas ng Philippine Coast Guard ang dalawang sakay na lumubog na yate sa baybayin ng Sugikay Island sa Bulalakaw, Oriental Mindoro kahapon, pasado alas 12:30 ng tanghali. Kinilala ang nailigtas na mag-asawa na si Belen Sidel, isang Filipina, at ang Amerikano na asawa nito na si John Seidel. Kapwa na sa maayos na kalagayan naman ang mag-asawa. Ayon sa PCG, plano sana na mag-asawa ang Seidel na mag-kite surfing, subalit nagkaroon ng problema dahil sa lakas ng hangin at water current. Matagumpay na ring nahatak sa dalampasigan ang yate at wala namang naitalang oil spill. Tutol ang Department of Education sa panukalang palawigin ang kontrol ng mga dayuhan sa basic education ng bansa. Suportado naman ng Commission on Higher Education o CHED ang pagsusulong na buksan sa foreign national ang pagmamayari at kontrol sa higher educational institutions. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coles. Tutol ang Department of Education sa panukalang palawigin ang kontrol ng mga dayuhan sa basic education ng bansa. Ginawa ng kagawaran ng pahayag sa deliberasyon ng House Committee of the Whole sa Economic Chacha. The department respectfully and strongly objects to the amendment. Moreover, expanding the scope and administration over educational institutions to foreign entities may affect the programs and commitments of the department, specifically with respect to the implementation of the curriculum. Ayon pa kay DepEd Undersecretary Romero, hindi makakapagturo ng pagiging makabayan at pagiging makabansa ang mga foreign entity na kulang sa kaalaman patungkol sa kultura at pamantayan ng mga Pilipino. Dagdag pa nito, dapat nasa poder ng mga Pilipino ang pagtuturo ng Philippine curriculum sa basic education. Dahil kung nasa mga dayuhan ito, magiging bantanaan na ito sa seguridad ng bansa. Consequently, this may result in the possible dilution of the fundamental aspects of Filipino identity, culture, and values to be taught. And worse, endanger national security. Taliwas naman dito ang posisyon ng Commission on Higher Education o CHED. Ayon kay CHED Chairman Prospero De Vera, sa pamamagitan ng pagbubukas ng higher educational institutions sa foreign ownership at control, mahihikayat ang pagkakaroon ng kompetisyon. What we have observed in the other ASEAN countries over the past years is that opening up
ownership and control of educational institutions in higher education has made them more competitive in their internationalization efforts. The Philippines is one of the very few countries in the region that has restrictions on foreign ownership and participation in higher education. Samantala, isang retired Supreme Court Associate Justice ang nagpahayag din ng pagtutol sa laman ng Resolution of Both Houses No. 7 ng Kamara na nagpapahintulot na amyendahan ng saligang batas sa pamamagitan ng legislation. Partikular na ang nakasaad na unless otherwise provided by law sa mga probisyon ng saligang batas na itinutulak na maamyendahan. It gives Congress as a legislative body the power of amending or revising the Constitution. It may be argued that if Resolution No. 7 is amended, a fourth mode of amending the Constitution or revising it would be added to the present modes of proposing amendments or revisions. Pareho ang posisyon ni Mendoza kay retired Chief Justice Renato Puno. Araw ng Martes ang ikalimang araw na deliberasyon ng House Committee of the Whole sa Economic Chacha at inaasahan itong tapusin ng mga kongresista araw ng Miyerkules, March 6. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Senator Rizza Hontiveros na makakakuha sila ng hindi bababa sa 7 boto mula sa mga senador upang hindi matuloy ang panukalan charter change. Ayon sa senadora, kung pagbabatayan ng mga pahayag at posisyon ng ilang senador ukol sa pag-amyenda sa konstitusyon, lumalabas na hindi lamang ang minority ang tutol sa chacha. 18 senador na boboto ng yes ang kinakailangan para lumusot ang chacha sa Senado. Kaya naman target ng minority na makakuha ng hindi bababa sa 7 boto upang hindi na makausad sa Senado ang panukalang amyendahan ang saligang batas. I believe meron pa rin kaming fighting chance makabuo ng at least 7 na kakailanganin para i-down yung RBH6. As for RBH7, hindi naman ako makapag-comment dyan kasi yan naman ay resolusyon ng House. Pero sigurado, on the various fronts na nagbukas ang chacha, yung Peking People's Initiative, kahit yung RBH6 dito sa Senado. Pumirma sa isang statement of support ang ilang mga senador para sa liderato ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Ito'y sa gitna ng umuugong na mga balita ng umano'y pagpapatalsik kay Senator Zubiri sa pwesto bilang Senate President. 14 na senador ang pumirma sa statement of support, kabilang na sina Senator Sherwin Gatchalian, Senator Loren Legarda, Senator Sunny Angara, Senator Grace Po at Senator J.B. Ercito. Gayun din sina Senator Joel Villanueva, Senator Nancy Binay, Senator Raffy Tulfo, Senator Lito Lapid, Senator Mark Villar, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Francis Tolentino at Senator Bongo. Sa panayam kahapon kay Senator Amy Marcos, iginiit nito na lahat ng ugong kaugnay sa sinasabing pagpapalit ng liderato ng Senado ay hindi naman nanggagaling sa mga senador. Maraming ugong, pero lahat ng ugong galing sa Kongreso, hindi sa Senador. Nakakatawa nga eh. Pasan na lang kaya nila yung Speaker, ba't nila papakialaman yung SP? Samantala, muli namang itinanggi ni Senator Jinggoy Estrada ang mga balibalitang na siya umano ang papalit kay Senate President Mig Zubiri. Sinabi rin ito na handa siyang pumirma sa statement of support para sa Senate President. Of course. But I haven't received any copy yet. Inihanda na ng Philippine National Police ang ipatutupad na seguridad sa gaganaping plebisito sa Marawi sa darating na Sabado, March 9. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, magdideploy ang PNP ng sapat na tauhan para masigurong magiging payapa ang eleksyon.
Mula sa Kamkrame, may report si Leia Ilagan live. Leia, ano-ano yung mga partikular na mahigpit na babantayan ng pulis sa pagdaraos ng plebisito sa Marawi? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Tiniyak nga ng Philippine National Police ang kahandaan nila sa paglalatag ng seguridad para sa gagawing plebisito sa Marawi City sa March 9. Ito'y kasunod na rin ang paglikha ng tatlong bagong barangay, partikular na ang Sultan Corabong, Sultan Panoraganan at Angayaw o Angoyaw. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, nagsagawa na ng command conference ang PNP kung saan tinalakay na ang gagawing hakbang para sa plebisito. Siniguro rin ni Colonel Fajardo na may sapat silang mga tauhan para ipakalat sa mga nabanggit na lungsod. Kasama sa mga babantayan, Ella, ay ang mga voting center para matiyak na hindi magkakaroon ng gulo at hindi magkakaroon ng dayaan at bilihan ng boto habang isinasagawa ang halalan. Muli namang ipinaalala, Ella, ng PNP na mahigpit na umiiral ang gun ban o ang suspension ng permit to carry firearms outside of residence sa Marawi City mula noong February 18 hanggang sa March 16. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Agad na idedeklara ang kandidato ng Commission on Elections ang mga maghahain ng kanilang Certificate of Candidacy o COC para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Katulad ito ng ginawa ng COMELEC sa nakaraang barangay at sangguniang kabataan elections. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano yung layo ng COMELEC? Bakit agad na idedeklarang kandidato, no, yung mga maghahain ng COC para sa 2024 elections? Aga, paliwanag ni Commission on Elections, so COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ito ay para maiwasan ang tinatawag na premature o maagang pangangampanya ng mga tatakbo sa darating na 2025 midterm elections. Dagdag pa rito, maraming tumakbo sa mga nakaraang halalan na napakalaki na ng ginastos pero hindi nila maaaring habulin dahil hindi pa kandidato. Para mapigilan ito, pagkahain ng Certificate of Candidacy sa Oktubre 2025 ay kandidato na kaagad. Ibig sabihin, bawal silang mga panya magkabit sa mga campaign posters dahil maaaring ma-qualify sa bunsod ng early campaigning. Bawal din mamigay ng kung ano-ano dahil maaaring makasuhan ng vote buying o pamimili ng boto. Aga, binigyan din ng komisyon sa pamamagitan nito ay papasok na kagad ang kanilang kapangyarihan sa eleksyon. Isipin niyo, naglipa niya ng mga posters, kinakabit kahit saan. Ang mga pagmumukha nila nasa mga kalye, kalsada, sa TV, sa social media, hindi pa sila kandidato. Nag-file na sila ng candidacy sa Oktubre. Ito ay ginawa na ng COMELEC noong nakaraang 2023, Barangay at Sangguniang Kabataan Election, so BSKE. Kung may mag-question naman anya sa kanilang hakbang sa Korte Suprema, ay handa naman silang sagutin ito. Samantala, ayon naman sa COMELEC, mahirapan na sila kapag gagawin ang plebisito ng panukalang charter change na mas maaga kaysa 2025 elections. Ito ang tugon ng COMELEC sa pahayag ng ilang mambabatas ng mababang kapulungan ng Kongreso kahapon na gusto nilang mas maaga sa halalan sa 2025 ang gagawing plebisito sa charter change. Nagigipit na kami sa panahon. Kulang na po kami sa oras sa paghahanda natin para sa eleksyon na dalawa. May eleksyon sa 2025. Aga, ayon pa nga kay Chairman Garcia, mangangailangan sila ng 13 billion pesos na pondo kung sakaling magsasagawa ng plebisito para sa panukalang pagbabago sa Sarigang Bata. Yan nating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Pinakakasuhan na ng Department of Justice o DOJ ang religious leader na si Apollo Quiboloy. Ito ay matapos makakita ng mabigat na ebidensya ang DOJ sa pag-aaral nila sa reklamo laban sa religious leader na ilang taon nang nakabinding sa kagawaran sa ilalim ng petition for review. Ayon kay Secretary Crispin Remulla, ipinag-utos na nila sa piskal sa Davao City na isampa ang kaso sa korte laban kay Quiboloy. Ito ay sexual abuse of a minor sa ilalim ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation,
and Discrimination Act na nangyari umano sa Davao. Sa masusing pag-aaral, nakita natin talaga na mabigat ang basihan para ibigay at ilagay sa tama itong bagay na ito. Napakabigat. Pinakakasuhan din si Kibuloy at limang iba pa ng qualified human trafficking sa Pasig City at iba pang acts of child abuse, cruelty at exploitation. Kapag naisampan na sa korte ang kaso, isusumiti rin ng DOJ ang isang request sa hukuman para sa Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Kibuloy para mapigilan itong makalabas ng bansa na sa paniniwala ng kagwaran ay nandito pa sa Pilipinas. No show pa rin ang religious leader na si Apollo Kibuloy sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado ngayong araw kaugnay sa mga kaso ng umano'y pang-aabuso nito. Mula sa Senado, may report si Harlene Delgado live. Harlene, ano ang tinatalakay ngayon ng Senado at ano na yung susunod na mangyayari ngayong hindi na naman dumalo si Kibuloy? Agas tonight in contempt nga ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality to Kingdom of Jesus Christ o KOJC Leader Apollo Kibuloy matapos muling hindi sumipot sa pagdinig ng Senado. Nagpadala ng sulat ang abogado ni Kibuloy na humihiling na bawiin na ang inilabas na sapina laban sa religious leader. Anya, ang paglalabas ng sapina laban kay Kibuloy ay paglabag umano sa constitutional rights nito laban sa self-incrimination at sa presumption of innocence nito until proven guilty. Ganoon din anya kung dadalo si Kibuloy sa komite na tila idineklara na umano siyang guilty. Pero hindi kumbinsido rito sa Senate Deputy Minority Leader Rizo Ontiveros at formal na hiniling kay Senate President Juan Miguel Mixideri na ipag-utos ang pag-aresto kay Kibuloy. If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Hindi po uubra ang ganitong mga excuse. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. Pero agad tinutulan kalaunan ni Senator Robin Padilla yung contempt order. Kinilala naman ni Senator Ontiveros ang motion ni Senator Padilla. Batay anya sa Senate rules, mayroong 7 araw ang mayorya ng mga miyembro ng komite para baliktarin ang contempt order. Samantala agad, 2 mga dating miyembro ng KOJC na nasa ibang bansa ang tumestigo sa umano'y kota sa pag-remit ng pera sa KOJC at umano'y peking pagpapakasal ng mga ipinapadalang miyembro sa Canada. Samantala, bago pang magsimula ang pagdinig, nagprotesta sa harap ng Senado ang ilang taga-suporta ni Kibuloy. Sigaw nila, hustisya para kay Kibuloy at magbitaw sa pwesto si Senator Ontiveros. Aga sa ngayon, tapos na, sinuspende na yung pagdinig ng Senate Committee on Women kaugnay dito sa mga alegasyon ng pang-abuso ni Kibuloy at ating antabayanan kung kailan isuset yung pang-apat na hearing ng komite kaugnay ng issue. At yan muna ang update, balik sa'yo aga. Maraming salamat, Harlene Delgado. Maaari nang magmay-ari ng semi-automatic na rifle ang mga sibilyan. Kasunod ito ng ginawang pag-amyenda sa ilang probisyon ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Law na nagbabawal sa sibilyan na magmay-ari ng long firearms. Ang detalya sa ulat ni Leia Ilagan. Pabor ang Philippine National Police na magmay-ari ng high-powered firearms ang mga kwalipikadong sibilyan. Sa katunayan, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo mula sa pagbabawal ng Republic Act 10591 sa mga sibilyan na bumili at magmay-ari ng mga long firearms ay pinapayagan na ito ngayon.
Nagkakaroon po ng pag-aaral, we created technical working group to study the possibility of amending some of the provisions. At inherent po sa function and authority po ng ating Chief PNP, so nagkakaroon po ng a minor amendment po doon po sa implementing rules and guidelines po ng IRR. Sa ngayon po, yung mga private citizens po na nagmamayari po ng REPLE, particularly yung 7.62 pababa po. Gayunman, tanging semi-automatic lamang aniya ang pinapayagan para sa mga sibilyan. Sa ngayon, naisumiti na sa UP Law Center ang inamyendahang Implementing Rules and Regulation na Republic Act 10591 para sa publication. Napag-usapan po yan because bago po na ipasa po yung Republic Act 10591 ay allowed po ang sibilyan na magmay-ari po ng rifle, but upon the passage po ng 10591 ay hindi na po pwedeng magmay-ari po ng rifle ang sino mga sibilyan, at kung hindi na rin po nila ito po pwedeng ibenta, but po pwede po nila itong ipalisensya. Sinabi pa ni Colonel Fajardo, nakasama sa pinag-aralang mabuti ng Technical Working Group ay ang safeguard sa paggamit ng sibilyan ng semi-automatic na baril. Ang sinasabi po natin diyan, kung ang isang responsabling individual ay more than willing to register yung firearms at kukuha po ng license to own and possess firearms at license to register those particular firearms, so he is and mo, they are willing to be regulated under the laws. Handa rin aniya ang PNP na gumawa ng aksyon laban sa mga sibilyan na lalabag o aabuso sa paggamit ng high-powered firearms. This is a regulated law, so kung meron po tayong makikita later on na may pang-aabuso at may makikita po natin na itong amendment po ay aabusuhin, then we will enforce strictly what is written in the amendment rules po. Para sa ilang sibilyan, magandang balita ito para sa kanilang seguridad. Gayunman, dapat pa rin anilang piliin lamang ang mga responsableng gun owners. Dapat higpitan ng screening. Mabuti yan kung gagamitin mo sa pagtatanggol sa sarili mo, sa mga naapi. Pero kung gagamitin mo sa krimen, gagamitin mo sa masama, hindi maganda yan. Advantage. Kung in case man magkagayra dito sa Pilipinas, makakadepensa yung mga Pilipino, mga civilian, disadvantage. Pag hindi marunong yung nagdadala o yung taong na-issuean nito, pwedeng maapektuhan yung mga ordinaryong tao. Dapat mas may karagdagan na training sa i-issuean ng mas high power na baril. Ang tindahan ng baril, ikinatuwa din ang naging pagpayag sa pagmamay-ari ng sibilyan ng 7.62 at 5.56 na baril. Maganda para sa part din namin sa sales yun. Basta lang ano, nilalabas lang kung paano makakakuha, anong mga kailangan, requirements, yun importante. Magiging dagdag protection sa atin, sa pamilya, sa bansa, ganun kung sakali po na magkaroon ng mananakop sa atin. Matatandaan na pinapayagang magmay-ari ng long firearms o high-powered firearms ang mga sibilyan bago ipasa ang Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Subalit, kasama ito sa mga ipinagbawal nang maipasa ang naturang batas. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation na bawal sa busway ang mga ambulansya na hindi naman emergency ang takbo. Kahapon, mayroong tatlong ambulansya ang natikitan matapos dumaan sa EDSA busway, pero wala namang ihahatid ng pasyente. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez Live. JP, ano ba yung malinaw na policy ano tungkol sa pagdaan ng mga ambulansya sa busway at magkano ba yung multa na ipinapataw sa mga ambulansya na hindi naman emergency? Aga dun sa multa, no, kagaya sa ibang mga sasakyan na dadaan sa busway na unauthorized, 5,000 pesos din yung multa para dun sa first offense.
Nilinaw nga ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC na mga ambulansya lamang na may ihahatid na pasyente ang pwedeng dumaan sa EDSA carousel. Kahapon, merong tatlong ambulansya ang naisyuhan ng violation ticket dahil sa pagdaan sa busway. Batay sa ulat, umiwas ang mga ito sa traffic sa EDSA. Lumipat sila ng busway at saka nagbukas ng kanilang blinker kahit wala namang sakay na pasyente. Ayon sa SAIC, hindi ito pwede dahil ang busway ay para lamang sa mga ambulansya na emergency ang takbo dahil maghahatid ng mga pasyente. Ayon sa SAIC, mas paigtingin nila ang kampanya laban sa mga umano'y ambulansya na kulorum o nag-ooperate na wala namang certificate mula sa Department of Health. Noong nakaraang Biyernes, nagkaroon ng conference ang ahensya kasama ang DOH at TESDA. Nilinaw sa pagpupulong na hindi rin pinahihintulutan ang mga patient transport vehicle na maglagay ng pangalang ambulance kung walang certificate to operate mula sa DOH. Ayon sa SAIC, merong mga report na may mga patient transport vehicle ang naglalagay ng sticker na ambulance sa harap at patient transport vehicle naman sa gilid ng sasakyan. Nangangahulugan nila ito na wala silang kaukulang permit para magsilbing ambulansya at lalong hindi rin pwedeng dumaan sa busway. Aga, ayon sa SAIC, sa ngayon no, pinaghahandaan na rin yung paparating na long weekend sa katapusan ng Marso. At isa doon sa mga pinaghahandaan ay yung panghuli ng mga kulorum na sasakyan na pwedeng babiyahin at maghahatid ng mga pasahero na uuwi sa kanilang mga probinsya. Isa doon sa na paitingin ng SAIC ay pwedeng manghuli sila ng mga ambulansya na maaaring nagsasakay ng pasahero imbis na mga pasyente yung isinasakay dahil merong mga ulat na ganyan na merong mga ambulansya na ang isinasakay ay yung mga pasahero. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Nasawi sa rabies ang isang siyam na taong gulang na bata sa bayan ng Pio Duran sa probinsya ng Albay. Kaugnay nito, mas paiigtingin pa ng Department of Health Region 5 ang kanilang kampanya at mga hakbang kontra rabies. At para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, anong mga hakbang ang ginagawa ng DOH Bicol para mapaigting ang kanilang kampanya kontra rabies? Yes, Ella, hinimok na ng Albay Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU, mga veterinary offices, sa buong Albay na magsagawa na ng pagbabakuna sa mga aso na hindi pa bakunado. Nagsasagawa na rin pagbabakuna ng Albay Veterinary Offices sa mga barangay na binisitahan, Napaw, Bakakay, lalo na sa mga close contacts ng isang siyam na taong gulang na nasawi dahil sa kagat ng aso. Nito nga February 29, isang siyam na taong gulang na batang lalaki ang binawian ng buhay dahil sa rabies. Ayon sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, September 23 pa nang nakagat ng aso ang biktima na mula sa Purok Santo Cristo sa Pio Duran sa Albay. Nasawi ang biktima habang ginagamot sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Busog ito, magpapatawag ang Department of Health o DOH Bicol ng Rabies One Health Zero Death Town Meeting sa March 14. Dahil nito, paigtingin ang programa sa paglaban para maiwasan na mabiktima ng rabies ang mga mamamayana. Alisabay ng pagdiriwang ng Rabies Awareness Month ng DOH Bicol, ipapatawag ang lahat ng mga miyembro ng Municipal Health Office, Agriculture Officers, Barangay Health Workers at mga opisyal ng barangay. Nakofocus sa rabies response at control programs ang nilalaman ng gagawing aktibidad upang mabigyan ng sapat na kaalaman hinggil sa One Health response sa kaso ng rabies na umahantong sa pag-asawi ng biktima. Sa tala ng PESU Albay, may lima ng kaso ang nasawi, bunso ng kagat ng aso sa Albay, dahil dalawa sa Pio Duran, nag-isa sa bayan ng Javelliar at Tiwi. Yan ang balita, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nagsasagawa ngayon ng offline timbang sa mga sanggol at mga bata ang Provincial at Municipal Health Office ng Bulacan. Layo nito na ma-monitor ang kondisyon ng mga bata upang makaiwas sa malnutrisyon. Mula sa Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live.
Nestor, gaano ba kahalaga itong Oplan Timbang sa mga sanggol at bata dyan sa Bulacan? At hanggang kailan ba tatagal ang implementasyon niyan? Aga tatagal ito ng hanggang katapusan nga ng Marso at napakahalaga dito lalo na sa mga magulang para sa kalusugan ng kanilang mga anak. Patuloy ang pag-monitor at orientasyon na ginagawa ngayon sa ng Municipal Health Office at Provincial Health Office sa mga timbang ng mga bata sa probinsya ng Bulacan edad 0 to 59 months sa bahay ng Kulilan, Bulacan. Natungguan na nila ito is nasagawa mula pa noong buwan ng Enero hanggang sa katapusan ng Marso. Kasama sa pag-monitor at pagbabahay-bahay ang mga mother leader, lingkod-lingap sa nayon, mga tanod at iba pang mga volunteers ng barangay. Ang nasabing operasyon of the timbang ay para malaman nila ang mga bata kung overweight o obese. Ito ay programa na nagbibigay ng tamang kaalaman at impormasyon patungkol sa overweight at obesity. Kailangan din malaman ng halaga para maiwasan ang pagiging overweight o obese at paano mapananatili ang tamang nutrisyon ng isang tao. Kasabay din ang kaalaman na ituturo sa mga magulang ang proper diet, healthy lifestyle at pagpaplano ng pang-araw-araw na kakainin ng mga pamilya at meal plan ng mga bata gaya ng masustansyang gulay, prutas at pag-inom ng maraming tubig. Samantala, hindi lamang timbang kundi maging pagsukat ng taas at haba ang ng mga batang edad 0 to 59 na buwan ay isinabay na rin nila sa bahay-bahay. Kabilang sa mga barangay na nagsagawa nito ay ang Barangay Dulong Malabon, Poblasyon, Dampol, Second B, at Dungos at Tibag Pulilan. Bukod pa ang mga barangay sa Malolos, Sudad ng Bicawayan at San Jose del Monte, Bulacan. At kaya mo din latest live, aga, kami sa iyo. Maraming salamat, Nestor Torres. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 13, Versikulo 9 na nagsasabi, sapagkat ito, huwag kang mangangalo niya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at kung mayroon pang ibang utos ay nauuwi sa salitang ito. Sa makatwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. At iyan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV Z News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.